Lihim na mayaman. Kabanata 872. Kasabay nito, ang looban ng pamilya Lung. Bilang iyang master ng Lung family, nakaupo si Lung Xuan sa balkonahe sa ikalawang palapag. Hawak niya ang kanyang kopote sa isang kamay at ang rehas sa kabilang kamay. Nakatitig siya sa maliit na daanan sa labas ng courtyard. Inutusan na niya ang dalaga ng Xu family na magpainit ng kama ngayong gabi, ngunit sa hindi malamang dahilan, alas 10 na at hindi pa siya pinapunte ni Daoba. Hindi kaya nabigo ang Daoba? Humigop ng red wine si Lung Xuan at bumulong. Imposible. Daoba is an expert of human rankang after all. It would be a piece of cake for him to deal with a girl. Si Daoba ang kanyang kanang kamay. Maraming kaiyahiyang bagay ang ginawa ni Daoba. Sa tuwing gagawin ito ni Daoba, malinis niya itong gagawin. Imposibleng mabaligtad niya ang isang kotse sa isang batang babae. Bago sumama sa kanya si Daoba ay isang walang awa na tao. Pinatay niya ang mga tagapagmana at bantay ng ilang maliliit na pamilya sa Hilaga. Sa kanila, walang kulang sa mga eksperto mula sa human rankang. Pagkatapos nito, tumakas siya sa Katimugang Yunan at nasakop ni Daoba. Sa paglipas ng mga taon, nakuha ni Daoba ang mga mapagkukunan ng pamilya Lung, at ang kanyang lakas ay bumuti. Sa isip ni Lung Xuan, napaka maaasahan ni Daoba sa kanyang trabaho. Kakaunti lang ang mga tao tulad ngayon na kailangan siyang magtanong. Maaaring kinuha ng matandang bastard mula sa Xu family ang maliit na basurang iyon. Isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa puso ni Lung Xuan. Kumunot ang noo niya at dinil ang numero ni Daoba. Dududo. Walang sumasagot sa telepono. Isang bakas ng manipis na ulap ang bumungad sa mukha ni Lung Xuan habang siya ay sumigaw, may dumating. Nang marinig ang sigaw ni Lung Xuan, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit pang training ang bumangon mula sa ibaba. Yumuko siya at nagtanong, "Young Master, ano ang mga order mo?" "Kuya Mo, tingnan mo kung bakit hindi pa bumabalik si Daoba. Baka may nangyari na," sabi ni Lung Xuan na nakakunot ang noo. "Young Master, masyado kang maraming iniisip. Walang pakialam na," sabi ni Mo Lei. "Sa Southern Yunnan, hanggat sinasabi sa atin ni Daoba ang pangalan ng Lung family, walang maglalakas loob na salakayin siya." Totoo, nakahinga ng maluwag si Lung Xuan nang maisip niya ito, ngunit sinabi pa rin niya, "Hindi ako natatakot sa 10,000. Nag-aalala lang ako na baka hilingin sa iyo ni Elder Mo na tingnan ito." Oo, bagamat nag-aatubili si Elder Mo, nagdala pa rin siya ng ilang gwardya sa hotel kung saan tumuloy si Alexander Yang at ang iba pa. Nang dalhin ni Elder Mo ang dalawang gwardya sa hotel, nakaalis na si Alexander Yang at ang pamilyang Xu. Ang mga katawan ni Daoba at ng iba pa ay inilipat lamang sa silid. Walang mga palatandaan ng pagkawasak ng kanilang mga katawan. Sa Katimugang Yunan, sa lakas ng pamilya Lung, napakadaling mahanap ang pumatay. Bukod dito, narito si Daoba upang hulihin si Xu Yu. Mahirap para sa Xu family na hayaang mamatay si Daoba. Sinong gumawa nito? Tinitigan ni Elder Mo ang manager ng hotel na may malungkot na mukha at nagtanong ng malakas. "Kuya Mo, kami, hindi rin namin alam," sabi ng manager sa mahinang boses. Si Elder Mo ay hindi isang tao na kayang masaktan ng manager ng hotel. Nawasak ang surveillance camera ng hotel. Ang mga bisita sa silid ay nawala ng walang dahilan. Marahil ang mga taong ito ang namatay sa silid. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman sa mga tao mula sa pamilya Lung. "Pumunta ka at mag-imbestiga. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na sumalungat sa pamilya Lung pagkatapos kainin ang puso ng isang oso at ang tapang ng isang leopardo." Pagkatapos umungol, kinuha ni Elder Mo ang kanyang telepono at dinail ang numero ni Lung Xuan. "Young Master, patay na si Daoba. Basag."
Naririnig ni Elder Mo ang tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa kabilang dulo ng telepono. Alam niyang galit ang Young Master. Mabilis niyang sinabi, "Young Master, don't worry. I am already investigating the murderer. Hindi na kailangang mag-imbestiga. Dalhin mo ang iyong mga tauhan sa Shu family at hilingin sa kanila na ibigay ang mamamatay tao. At saka, dalhin mo sa akin ang kagandahan ng Shu family." Nanggaling sa telepono ang madilim na boses ni Lung Zuan. Naramdaman ni Elder Mo na nanginginig ang kanyang anit nang marinig niya ito. Alam na alam niya kung gaano ka-abnormal ang kanyang Young Master. Ang batang miss ng Shu family ay malamang na hindi makakatakas sa pagkakataong ito. "Kuya Mo, tandaan mo ito. Bagamat aso ko lang si Daoba, ang aso ko lang ang mabubuli ko. Kung sino man ang pumatay sa aso ko, buburahin ko ang buong pamilya niya. Naiintindihan mo ba? Young Master, naiintindihan itong matandang alipin. Tuldok, naayos na ang problema at nakauwi ka na. Bakit mo pa ako sinusundan?" Sumimangot si Alexander Yang at tumingin kay Shu Yu na sumusunod sa kanya na parang tagasunod. "Natatakot ako." Sinaman ang tingin ni Shu Yu ang mayordomo na magsasalita na sana at tumalikod at sinabing may kalokohan. Tila may kung anong gumagalaw sa kanyang maliliit na mata na maaaring humawak sa puso ng sinumang lalaki. "Alexander Yang, sundan mo lang ako." Napakunot ang noo ni Alexander Yang nang makita ang maislan na boses ni Shu Yu at sinabi sa mahinang boses, "Miss Shu, kasal na po ako. Mangyaring huwag mo na akong guluhin pa. Okay lang. I don't care. At most, magiging maliit ako." Nakangiting sabi ni Shu Yu. Ang mayordomo ay isang nasa katanghaliang gulang na mandirigma na sumunod kay Shu lang mula pa noong una. Isa rin siyang mandirigma ng human ranking. Nang makita niya si Shu Yu na parang spoiled na bata sa harap ni Alexander Yang, natakot siya kaya pinunasan niya ang pawis sa kanyang ulo. Ang Panginoon na ito ay hindi isang tao na dapat gawing trifle. Sa labanan sa Jizhao, ang Panginoong ito ay napilayan ang mga tagapagmana ng maraming malalaking pamilya. Ang mga pamilyang iyon ay hindi mga tao na kayang saktan ng pamilya Shu. Gayunpaman, anuman ang utos ng dalaga na ipinasa ng padre de pamilya, hindi siya nang ahas na pigilan ito. Kahit maganda ang dalaga, maganda pa rin siya. Ngunit maaari ba niyang panatilihin sa kanyang puso ang isang henyo tulad ni Alexander Yang? "Miss Shu, let me repeat myself. I don't like you following me." Pinaikit ni Alexander Yang ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Nagulat si Shu Yu sa hitsura ni Alexander Yang. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya pinansin ni Alexander Yang at naglakad patungo sa kanyang tirahan. Nang malayo na si Alexander Yang, bamantong hininga ang mayordomo at sinabing, "Miss, dapat kang bumalik at magpahinga. Ang Young Master Alexander ay isang banal na dragon sa itaas ng siyam na langit. Hindi ka mula sa parehong mundo na katulad niya. Hindi niya sinasadyang maliitin si Shu Yu dahil isa nga itong kagandahan. Ngunit ang isang martial artist na maaaring mag-cultivate sa heavenly ranking realm ay hindi determinado. Paano ito nayayanig ng kagandahan? Humph! Hindi ako naniniwala na walang alindog ang babaeng ito." Umuso si Shu Yu at naglakad patungo sa harapan, nagbabalak na tanungin ang kanyang ama tungkol kay Alexander Yang. Mula sa ugali ng kanyang ama, masasabi niyang pambihira ang pagkakakilanlan ni Alexander Yang. Gayunpaman, siya ay nasa paaralan at hindi gaanong binibigyang pansin ang underworld. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Alexander Yang. Habang naglalakad si Shu Yu papunta sa harapan, narinig niya ang galit ng kanyang ama. "Sino ka? How dare you trespass into our Shu family and injuries our people? Are you look down on our Shu family? Hehe, ano ang binibilang ng Shu family? How dare you kill our people? Sa tingin mo ba gustong mapuksa ang Shu family?
Pinangunahan ni Elder Mo ang isang dosenang lalaki papasok sa mansyon ng pamilya Shu, bitbit ang dalawang patay na gwardya sa kanyang mga kamay. Matapos makita si Shu lang, inihagis ni Elder Mo ang dalawang katawan sa lupa at walang pakialam na sinabi, "Pinatay ni Chief Shu ang aking mga bantay. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag?" Pinigilan ni Shu lang ang galit sa kanyang puso. Tumingin siya kay Elder Mo at malamig na sinabi, "Sa palagay mo ba ay hindi alam ni Elder Mo kung bakit namatay ang mga bantay ng pamilya Lung?" "Haha." Tumawa si Elder Mo at walang pakialam na sinabi, "Kahit na unang salakay ng mga bantay ng pamilya Lung ang iyong anak, ano? Ang aso ng pamilya Lung ay mas mahalaga kaysa sa mga tao ng pamilya Shu. Kung papatayin mo ang aso ko, sisirain ko ang buong pamilya mo." Abangan ang susunod na kabanata.